Hello mga kaibigan, welcome to my channel. This is Juana Lombog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng crispy french fries. So, step by step. So, ganito. Hugasan natin yung patatas. Tapos, babalatan natin siya. So, ganito ng hitsura niya. So, hihiwain natin siya ng pahaba. Ganyan. Tapos, tansyahin natin yung laki. Ganyan. So, ganito na. Ganito ang hitsura niya. So, hindi masyadong maliit. Yung tama-tama lang yung laki niya. Tapos, so, ganito na. So, ito na yung hiniwa ko. Tapos, lulutuin natin siya. Pakulo tayo ng tubig. Lalagyan natin ng salt, ang hot water na pinakulo, ay ang tubig na pinakulo. Ganyan. Tapos, lalagyan natin siya ng oil. Lalagyan natin siya ng oil para hindi siya magdikit-dikit. So, ganito na. Iluluto natin siya ng sandali lang. Mga walang 5 minutes. Mga 2 seconds or 3 seconds lang. Tapos, pakuban muna natin siya. Tapos, pag hindi na masyadong malambot, para ano lang, kunting lambot lang. Ganyan, mga 2 minutes lang. Pagkatapos, pagkakulo na, so, pakuloin muna natin siya ng maayos. Ganyan. Pero hindi natin siya i-overcook ha. Kunti lang. After mga 3 minutes, i-strain natin siya. Patayin natin muna yung apoy. So, ganyan. Tapos, i-strain natin siya. Pagkatapos, palamigin natin siya sa plato. Pagkatapos, patutuyuin natin siya. Lalagyan natin ng tissue. Tapos, pag tuyo na siya, tsaka malamig na siya, palamigin muna natin. Tapos, ilalagay natin siya sa plastic.
Ganyan. Pag malamig na, palamigin natin siya. Malamig na siya. So, ganyan lang. Lagay natin siya sa ziplock plastic. Tapos, ilalagay natin siya sa freezer. Sa freezer. Tapos, mga siguro 1 hour, lulutuin natin siya. Mas madali lang magluto pagka naka-ready na yung lulutuin. So, maya-maya, ng konti, after 1 hour, lulutuin natin siya. So, ito na mga kaibigan. Kinuha ko na galing sa ref. So, ngayon, ilulutuin natin siya sa deep fry. So, ito yung deep fry. So, mainit na siya. So, iluluto na natin siya ng mga siguro 1 to 2 minutes. So, ganito. Mas madali lang siya lutuin kasi in-half cook na natin siya. So, ganito. Siguro 1 to 2 minutes. Ganyan. Takpan muna natin siya sandali. Hintayin lang natin siya na maluto. Pero tingnan-tingnan natin, huwag natin iwanan kasi baka biglang masunog. Kapangit man kainin pagka masunog yung french fries. Yung medyo brown lang ng konti, tama na. Silip-silipin natin. Malapit na. Hintay-hintay lang para magiging brown. Ganyan lang. Ganyan lang ang pagluto ng french fries. French fries, Filipino style. Pero, a la Jollibee French fries. Yeah, so yummy. So crunchy. Malapit na siya maluto, mga kaibigan. Sarado muna natin. Mamaya, buksan natin. So, ganyan lang. Sandali lang magluto ng french fries. Meron naman siyang timer, pero mas maganda yung titingnan-tingnan natin. Baka mamaya masunod. Kunting hintay-hintay. Hintay-hintay sandali. Kasi baka matutong. Ganyan lang, hintay-hintay pa more.
pantay lang. Natin sunugin, baka pumait na pangit kainin. So tama-tama lang konting brown. Lapit na. Haluin natin ng konti. So ito na. Ilagay natin sa tissue. Ilagay natin ng tissue para hindi siya mag-oily. So ganyan lang mga kaibigan, sandali lang magluto ng french fries a la Jollibee. See? So, ganyan lang. Tanggalin na natin. Tapos, ito na. Tapos, lalagyan natin siya ng salt. So, lalagyan natin siya ng konting salt. So, yummy! Tapos, lalagyan natin ketchup. Ketchup, Heinz, tomato, ketchup. Here. See? Yummy! Yay! Let's eat! Crunchy french fries! Hanggang dito na lang! Subscribe my channel!